Ngayon busog na tayo. Puntahan na natin ang Giant Buddha. Maglalakad tayo ng 15 to 30 minutes papunta sa tuktok ng Mount Bukyue. Madadaanan natin ang 12 Chinese generals na katumbas ng 12 Chinese zodiac signs. At mga baka? Isa sa mga attraction dito sa Lantau Island ang napakaraming mga baka na pag-alagala. Sila yung mga feral cows. Ibig sabihin, semi-wild sila, walang may-ari at hinahayaan lamang. Bakit naman napakaraming baka rito? Noong unang panahon, itong Lantau Island ay sikat na sikat sa dairy farm ng mga Trappist. Noong 1960s, lalong dumami itong mga baka rito, mga dairy cows. At noong 1980s, nalugi na yung dairy, kaya iniwanan na lamang ng mga monk ang kanilang mga baka dito. Baka naman maabutan pa tayo ng dilim, kaya ituloy na natin ang paglalakad. Para mapanik natin ang Buddha, kailangan ng kaunting sakripisyo. Itong hagdanan na to, napakataas, pero itong 268 steps. Simulan na natin. Sa, dalawa, tatlo, apat. Ang higanting Buddha na ito na dinadayo ng milyong-milyong turista ay ang Tien Tan Buddha. Gaano namang kalaki ang second largest outdoor bronze-seated Buddha in the world? Ang total height niya ay 34 meters at ang bigat naman niya ay 250 tons. Kunti na lang. 266, 267, 268. Naabot na rin natin ang tuktok nitong hill na to kung saan makikita ang Tien Tan Buddha. Kung mapapansin natin ang dibdib nitong Tien Tan Buddha, meron tayong simbolo na parang swastika. Pero itong swastikang ito ay pabaliktad. Alam niyo ba na kung merong krus para sa mga Kristiyano, itong baliktad na swastika naman ang pinakasimbolo ng mga Buddhist. Nakapaligid din sa paanan ng lotus flower ng Tien Tan Buddha ang anim na Deva o Guardian Gods. Isa sa pangunahing relihiyon ang Budismo sa Hong Kong. At nang gawin ang Tien Tan Buddha noong 1993, hindi akalain ng mga monghe na sisikat din ito sa buong mundo. Dahil ang layunin lamang nila ay magkaroon ng nakangiting Buddha na mula sa tuktok ng bundok na nababantayan daw sila.